Hello again, grade 11 students. Nasa ikalawang week na tayo ng ating pre-calculus. At our lesson for this week is all about the parabola. Ano nga bang parabola? By its definition, it's the set of all points whose distance from its focus. Focus over there. To any chosen point in the parabola, any chosen point in the parabola is equal to the distance from the chosen point. So in this case, big P, to a fixed line called the directrix. Para mas maintindihan natin ito, i-zoom in natin ng ating parabola dito sa kanan ng ating text. So, ito yung focus. This is our focus. Yan, yan. And in this case, yung chosen point natin is represented by P. Nandun siya. At ang focus natin at ang P ay may definite na distance. Represented by letter T. Ang maganda dito, sa ating line na directrix, yan yung ating directrix. Ang directrix ay isang line found outside the parabola. Ito lang yung parabola natin, yung curve na yan. Ibang nakita yung linya dyan ay hindi kasama sa ating parabola. So, from the directrix to that point. So, syempre, yung directrix natin ay isang line. Ang shortest way to get through P is yung line na directly to it. So, from this point hanggang dyan, parehas lang siyang distance. So, di din yan. Kung kahit saan tayo maghanap, pwede ding may point tayong mapili dito. Somewhere dito, may point tayong mahanap dyan. So, from the focus towards that point, tapos papunta sa ating directrix, parehas lang yung magiging distance siya. So, ganyan ang ating parabola. Okay, ano nga ba yung mga terms na associated sa ating parabola? I'll start with the vertex. The vertex is the minimum point. It's the minimum point if the parabola opens upward. Yung example natin dito sa ating kanan na diagram ay isang isang parabola na kung saan ang vertex niya ay ang minimum point. So nandun siya. Because this parabola opens upward. So papunta sa kanan. It's the maximum point if the parabola opens downward. So, makikita tayo ng example mamaya ng mga ganyan. It's the rightmost point if the parabola opens to the left. So, siya yung pinaka-kanan kung nag-open siya sa left. Ang leftmost point, pinaka-left na point, if the parabola opens to the right. So, siya naman yung pinaka-left kung nag-open siya papunta sa right. So, try nating identify sa ating next slide kung nasan yung vertex ng bawat parabola. So, dito tayo. Meron tayong apat na parabola. So, sa ating apat na parabola, may nag-open. May nag-open papunta sa left, may nag-open upward, may nag-open downward, at meron ding nag-open towards the right. So, ano nga ba yung vertex again? Siya yung pinaka-extreme na point sa ating parabola. So, in this case, sa ating parabola that opens towards the left, ang vertex niya ay yun. So, yung pinaka-right. Ito
ito naman, yung katulad ng example natin sa kabila. So, it's a parabola that is opening upward. So, ang vertex niya ay yung pinakababa. So, ito naman. Dito naman tayo. So, this is a parabola opening downward. So, ang pinaka mataas na point, yung maximum point niya, somewhere there. Yun. So, andun. At dito naman tayo. It's a parabola opening towards the right. So, nasan kanyang vertex? Nandun din sa pinaka left. So, all in all, yun yung mga vertex nila. Yan, nandun sa part na yan. Yan sa part na yan. Okay. Next, so, sana naintindi natin yung vertex. Yung vertex ay ang pinaka-extreme na point. So, pwedeng minimum, maximum, rightmost, or leftmost. Focus. A focus is a point inside the parabola. So, nasa loob siya ng parabola. Any point on the parabola is of the same distance from the focus towards the directrix. By the way, ito yung sa definition kanina ng ating parabola. So, parte lang yan ng ating definition. In this case, hindi lang yan yung way para i-describe yung focus. So, hindi pa natin kasi nade-describe yung other points sa ating parabola. Though vertex at focus pa lang. Pansinin na lang natin yung relationship ng dalawa. Yung vertex at focus. Yung vertex, it's on the parabola. At malapit dun sa vertex. Directly above it. Kung the parabola opens upward ay yung focus. Okay. At papansinin natin, nasa loob siya ng parabola. So, nandito siya sa zone na yan, sa loob. So, nandito siya. So, yun yung focus. Sa isang parabola, opening upward, nasa taas lang yung focus. May distansya yan na malalaman din natin mamaya. So, next na tayo. Okay. Asan dito yung focus sa bawat parabola? So, kung na-identify na natin yung vertex, madali na rin natin ma-identify yung focus. So, in this case, asan yung ating focus? Ito yung vertex dito sa unang part. Focus ay nasa loob ng parabola. So, ito yan. From this point up to this point, may tamang distansya. At kung ito yung directrix, maalala lang natin kanina, hindi pa pala na-define yung directrix. So, mamaya na yan. So, nandito yung ating focus somewhere there. Focus natin. So, ito ulit yung vertex. So, malapit sa kanya yung focus. Andun. So, yan. Andun yung ating focus. Yan. Andun din. So, yan. Andun din yung ating focus. So, all in all, madali lang mahanap yung focus. So, basta nasa loob ng parabola. Kung papansinin natin, nasa loob naman siya ng parabola. Diba? So, yan. Nasa loob siya ng ating parabola. Okay, next. So, yung directrix na. It's a fixed line that does not cross the parabola. Found horizontally lying below an upward parabola. Horizontally lying above a downward parabola. Vertically placed on the right of the parabola. Opening to the left
4 vertically paste on the left parabola, opening to the right. So, yun yung ating dielectrics. In this case, sa ating diagram, since this is a parabola opening upward, so it's the dielectrics is lying below it. So, ito, this is our parabola. Tapos ito yung dielectrics. May sinasabi ako kanina with respect to the focus. Kung babalikan natin ulit yung definition ng parabola, then alam natin na from the focus towards any point. So, yung vertex is also a point on the parabola. And papunta dun sa ating dielectrix. Dapat parehas yung distance. So, alam natin na from this point, papunta doon sa vertex. Papunta doon sa vertex. Ay parehas from the vertex, papunta doon sa dielectrix. So, parehas dapat yung haba na yan. At actually, ang tawag sa haba na yan ay C. Pinapangalanan natin yung C. So, sa ating equation, makikita natin palagi yung C na yan. Importante siya sa ating equation. So, ano nga ba ulit yung C? Para mamaya maaalala nyo na. Yung C ay yung distance. It's the distance from the focus papunta sa vertex. Or from the vertex papunta sa ating dielectrix. Most of the time, si dielectrix ay represented by the italicized letter L. So, yan si C. C today is a distance. Okay. Asan yung dielectrix natin dyan? So, madali lang siyang hanapin. The dielectrix is a line na nasa tapat ng focus at vertex. So, parang madali lang, para madaling tandaan, ang dielectrix ay nasa pattern ng focus, vertex, then dielectrix. So, parang ganun lang. So, focus, vertex, dielectrix. Ganun. So, focus, vertex, dielectrix. Focus, vertex, dielectrix. Focus, vertex, dielectrix. Alam natin na pare-parehas ang distansya ng mga yan. Okay. So, move on tayo. Axis of symmetry. So, it's a line that is perpendicular to the dielectrix and passes through the focus and the vertex. It cuts a parabola into two symmetrical parts. Nawala yung parts doon. So, balikan lang natin ulit yung axis of symmetry. So, in this case, sa diagram natin, it's a line that passes through. So, it's a line that passes through the focus and the vertex. So, yan yun. Ang maganda dito sa axis of symmetry, kaya siya tinawag na axis of symmetry. Kasi hinahati niya yung parabola into two congruent parts. So, parang kapag finold mo along this line, yung ating parabola, magkakaroon ka ng overlapping na half sides ng parabola. So, yun. Okay. Nasaan yung axis of symmetry in each parabola? Hinahati niya lang yung parabola. So, in this case, yan, yung line na yan. Itong line na ito. Yung line na yan. Tapos, yung line na yan. Yan yung ating axis of symmetry. Since plural na siya. Latus rectum. It's a segment whose endpoints are on the parabola and passes through the focus. The length of the latus rectum is 4 times the length from the focus to the vertex. So, sa ating example, hindi na ipakita yung latus rectum. Anyway, it's just a segment that passes through the focus whose endpoints are on the parabola. So, ito yung ating parabola. Ito yung ating parabola. Yung endpoints niya ay
nandun sa focus. Ay, yung endpoints niya ay nandun sa parabola and it passes through the focus. Ang latus rectum ay actually perpendicular dun sa axis of symmetry or parallel sa ating vertex. So, yan. Endpoints of latus rectum at yan ay apat na beses yung laki. So, if this is C, C yan. This is 4C. Yung haba na ito ay 4C. Okay. Pero ang haba na yan, yung part na yan, isang C lang. Parang ganun. Para mas accurate yung representation natin ng ating parabola kapag nag-graph na tayo, hinahanap din natin yung ends ng latus rectum. Okay. Where is the latus rectum in each parabola? So, simple lang. Ito yung ating latus rectum dyan. Latus rectum. So, yun. I-recap lang natin kung ano yung mga points na naalala natin. Mag-focus tayo sa isang parabola. So, again, ano yung point na yan? Yan yung vertex. Ano naman yung line na ito? Yan yung directrix. Ano naman ang line na ito? Yan yung axis of symmetry. Ito, this is the parabola itself. How about that point? That's the focus. Yan. At yung line passing through the focus na yung points are on the parabola is called the latus rectum. So, yun, ganun lang kasimple. Okay. As you have noticed, there are four types of parabolas, all depending on how they are oriented. Upward, downward, opening to the left, or opening to the right. The next slide is a diagram that gives you the standard form of each parabola, taking into consideration that HK is the location of the vertex and C is the distance from the focus towards the vertex. So, yun yung sinasabi ko kanina. C here is a very important part of our parabola kasi nandun siya sa mismong equation. So, katulad dun sa circle, HK again is the location of the vertex. Hindi na siya center kasi ang parabola, wala siyang center. Meron siyang vertex at focus. So, HK is the location of the vertex. Okay? And C is the distance from the focus towards the vertex. So, yan. Proceed tayo. So, may iba't ibang klase tayo ng parabola. This is a parabola opening upward. Papansinin natin yung equation niya ay ito. X minus h squared is equal to 4c times y minus k. Si hk yung ating vertex. At si c ang ating distance from the vertex towards the focus. From the vertex towards our directrix na represented by the italicized letter N. So, yan yung ating parabola opening upward. Okay? Paano naman yung ating parabola opening downward? Ano ang pagkakaiba nito sa ating parabola opening upward? May nakita ba kayong pagkakaiba? Okay. Papansinin natin dito. Pagkakaiba lang nila ay yung negative side sa tabi ng 4. So, kapag opening downward, negative. Pag opening upward, positive. Okay. So,
Kana parehas h will be accompanied by x, k will be accompanied by y. Paano naman sa parabolas natin na horizontal? Anyway, anong pangalan dito? Mga parabolas na ito ay vertical kasi patayo sila. Ito naman ay horizontal, itong dalawang ito. Papansinin din natin yung ating mga vertical parabolas. Kapag opening to the right, magbabaliktad lang si x minus h at y minus k. In this case, ang y minus k na ang naka second degree positive for c, x minus h. So, kapag opening to the left, parehas, nga lang, meron na tayong negative sign over there. So, yun. Madali lang naman siyang tandaan. Papansinin natin, x minus h squared is equal to 4c, positive or minus, wala. 4c, y minus k, alam nating vertical yung parabola. So, kapag ang squared variables ay yung kay x, meron tayong vertical parabola. Pero kapag ang squared variables ay nakay y, then we have a horizontal parabola. So, ito. Magandang tanda natin. Ano yung directrix? Kapag vertical ang ating parabola, ang directrix natin ay si horizontal. Kapag horizontal naman ang ating parabola, ang directrix natin ay vertical. Ang axis of symmetry ay kung ano ang coordinate ng h. So, x is equal to h lang. Ito naman, axis of symmetry, y is equal to k. So, maganda na screenshot yung part na ito at tandaan. Move on na tayo. Find the standard form and general form of a parabola whose vertex is at the origin and whose focus is at 0, negative 3. Graph it afterwards. So, tandaan natin, ang vertex niya ay nasa origin. So, ang vertex niya nasa origin. So, vertex natin, alam natin nasa origin na. At ang focus niya ay nasa 0, negative 3. So, ang focus niya ay nasa 0, negative 3. Ibig sabihin, mula sa focus na 0, negative 3, hanggang sa vertex, ang distansya ay 3. So, C now will be equal to 3. Okay. So, kung aalalahanin natin, ang vertex natin ay nasa origin. Ang focus ay nasa 0, negative 3. Ibig sabihin, ito ay isang klase ng downward parabola. So, downward yan. Pababa yan. Kasi yung focus natin ay below ng ating vertex. Mula pa lang dito, alam na natin kung ano yung standard equation ng ating parabola. So, alam natin na x minus 0 squared, galing yan dun, kasi x minus hk is equal to 4 mc, since downward siya, negative yan, times c will be 3 times y minus 0. Yan. So, alam natin na yan yung ating equation. Pero para
mag-graph natin yan, pwede na natin siyang actually graph. Tignan lang natin yung next slide na may papakita ng mabuti ang lahat-lahat. So, yun. So, dito. Tama, yung nakuha natin. Dito lang, sinimplify siya. At nilipat sa kanan para may lagay sa kanyang general form. Graph na natin. Yan. So, kung papansinin natin, from the vertex towards the focus, tatlong units. So, 1, 2, 3 units. Okay. At ang ating dielectrics. So, 1, 2, 3, 4. Nandun yung ating dielectrics. And then, para mas mahanap natin yung ating mas ma-shape natin yung ating parabola. So, alam natin na kung tatlo ito, times 4 ito, yung haba na ito, times 4. Which means na ito, dalawang beses lang yung laki. So, ito hanggang dyan, dalawang beses. So, kung tatlo yan, 6. So, mapapansin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. So, parang ganyan. Ganyan lang kasimple. Then, kapag meron ka ng point dito, connect mo na lang yung mga points. So, parabola. And ng latus rectum, papunta dun sa vertex. Then, ganun. So, basically, ganun lang mag-graph ng parabola. So, ulitin lang natin ano yung mga kailangan natin. Location ng vertex. And then, yung value ng C. So, vertex lang. And then, value ng C. Yan lang yung kailangan ng dalawa. Next. Graph the parabola whose equation is y squared minus 5x plus 12y is equal to negative 16. So, kung papansinin natin, yung ating parabola ay naka general form. So, hindi natin may graph yan kung hindi natin siya ilalagay sa kanyang tama, standard form. So, paano natin siya ilalagay sa kanyang standard form? Katulad ng dati. So, papansinin natin. So, part na yan. Wala pang ginawa. And then, sa next, pinagsama yung y squared at 12y. 5x at 16. Ganyan talaga. Pagsasamain natin yung may parehas na variables, tapos yung indifferent na variable, yung mag-isa niya lang, kakasasamahan niya si constant. So, tandaan na natin yung completing the squares. So, completing the squares, yung middle term, di-divide lang natin sa 2, then square natin. So, 12 divided by 2, we square that. That will be equal to 36. Kung anong ginawa natin dito, i-add din ulit natin doon. So, 36. And then, since alam natin na ito ay naka-perfect square trinomial, pwede natin siyang gawing square ng binomial. Y plus 6 squared. Saan nakuha si positive 6? Nakuha si positive 6 mula din sa kalahati ng ating middle term, which is 12y. So, ay positive 12. So, positive 12, hatiin mo, that's positive 6. And then, sinimplify natin yon, kaya naging ganito, positive 20. Ito yung medyo crucial na part. Kailangan natin i-extract yung part na yan. Tatanggalin natin palagi yung coefficient ng x. So, gagawin natin dito ay magde-divide tayo ng 5 habang
nag-multiply ng 5. So, ang nangyari dito, parang nag-multiply lang tayo ng 1. So, 5 divided by 5, that's equal to 5x divided by 5, that's equal to x. 20 divided by 5 is equal to 4. So, ganyan. Kaya siya naging ganun. At isa pa, yung 5 na ito, kailangan mo ulit i-extract yung 4. So, 5 na yan, i-divide ka ng 4, habang nagmumultiply ng 4. So, yung constant na coefficient na yan, mag-divide ka ng 4, habang nagmumultiply ka ng 4. Pwede natin itong simplify. So, 4 times 1.25. So, pwede natin extract lahat ng kailangan natin. The vertex now is at negative 4, negative 6. So, kasama ni x, yun, mag-iba ng sign, negative 4. Kasama ni y, positive 6, mag-iba ng sign, maging negative 6. At yung c ay 1.25. This is now a parabola opening to the right. Kasi ang squared part ay y at positive yung ating coefficient na 4. Tingnan natin yung graph. So, yan yun. So, nasa 4, 6. Nasa 4, 6 ang ating vertex. At ang haba ng kanayan ay C. 1.25. So, yun. Yan lang kasimple. Ito naman, determine the vertex, focus, dielectrics, and axis of symmetry of the parabola with the given equation. Sketch the parabola and include these points and lines. So, katulad lang ng kanina, mas mag-focus lang tayo. So, makita natin ang ginawa. Yung 5x squared plus 30, pinagsama. Tapos yung 24y, ilipat doon. Kasi siya yung indifferent na variable. So, yun. Tapos, kung papansin natin dito, in-extract yung 5. Hindi pwedeng may coefficient yung ating leading variable na x squared. So, in-extract muna siya. So, 5x squared divided by 5, x squared na lang. 30x divided by 5, 6x na lang. Okay. Tapos, ito, pag kinumpit mo yung square, syempre, 6 divided by 2, 3, you square that, that will be 9. So, yung 9 na ito, may factor siyang 5 dito. Kaya ang i-add mo dun, ay 5 times 9, or 45. And then, ito, pwede natin siyang i-transform dahil PST na siya, perfect square trinomial, pwede natin siyang gawing square of the binomial, x plus 3 squared. Then, you simplify this. 51 plus 59, that will be 96. Then, you have to extract yung coefficient ng negative, yung coefficient ng y, which is negative 24. So, gagawin natin ito dito, negative 24 y plus 96 so ulitin lang natin yan, negative 24 y plus 96, magdi-divide tayo lang ng 24 habang nagmumultiply tayo ng negative 24. So, negative 24 kasi kung ano yung coefficient, no, kailangan natin tanggalin. So, that will be negative 24. Negative 24 divided by negative 24, that's positive y. And then, 96 divided by negative 24, mag-change siya ng sign. So, that will be negative 4. So, papansinin din natin ulit dito, in-extract yung buong negative na sign. So,
Itong positive na ito, since nag-divide ka ng negative 24, magiging negative na yan. And then, hindi pa tayo tapos. Yung 5 dito, mag-divide ka ng 5 sa both sides na equation. Para ma-extract lang yung coefficient. Hindi pwede kasi may coefficient yung ating leading variable. So, pupunta lang yung 5 doon. So, nandun yung 5. So, ito. The last line, we divided by 5 for the squared part, not to have any coefficient. The parabola opens upward. Has a vertex of negative 3, positive 4. So, from 4C, 24 over 5, we get C is equal to 6 over 5 or 1.2. The focus is 1.2 units below the vertex. So that will be negative 3, 2.8. The horizontal dielectrix is 1.2 units above V. So Y now is equal to 5.2. The vertical axis is through V, which is X is equal to negative 3. So yun lang. Tingnan natin yung pagka-graph. So, yun yan. Okay. Yan. So, a parabola has focus at 7, 9. And dielectrix at y is equal to 3. Find standard equation. So, ulitin lang natin para makuha natin yung ating standard equation. Kailangan natin ng haba ng C at yung location ng ating vertex. So, para mabilis, hanapin muna natin si 7, 9. So, si 7, 9 ay nandito sa point na to. And then, ang dielectrix niya ay y is equal to 3. So, hanapin lang natin si 3 sa y axis. Then, draw tayo ng isang horizontal na line. Ang line na ito ay may y coordinate na laging 3. Kaya siya tinawag na y is equal to 3. And then, alam natin na midway between the directrix and the focus is the vertex. So, gaano ba ito kaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalahati ng 6 ay 3. Ibig sabihin, nandito sa point na to. Anong point yan? This is 7, 6. So, yung vertex natin ay nasa 7, 6. At yung haba ng ating C ay 3. 3. Yan. So, madali na lang. Ano yung kanyang standard equation? Unang-una, ano bang klaseng parabola ito? This is a parabola opening upward. So, kasi dapat nasa loob niya, no? Nasa loob niya yung ating focus. So, alam natin na that is a parabola opening upward. Kaya, ang equation niya ay x minus, pero yung h natin ay 7, positive 7, so maging negative 7 squared is equal to 4. Our C is 3. Y minus 6 yun, so maging negative 6. Yan, ito na yung standard equation. Pwede nating simplify. Pero okay na ako dyan. Ganyan lang kasimple. So, our next video is on the ellipse. Thank you and I'll see you on the online kamustahan.